Magandang umaga, magandang tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Mag-asawa, mag-boyfriend at girlfriend, mag-live-in partner, kayo ba ay iniwan ng inyong mga mahal sa buhay na hindi na nagparamdam at hindi na natin mahagilap? Wala nang kaparaanan upang magkaroon pa ng contact? Kung yes, ito ang ating pag-uusapan. But before that, disclaimer po tayo doon sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong usapin. Malaya po ang bawat isa sa atin na mga makapamili ng mga videos na ating panonoorin. So wag na natin patagalin, umpisahan na natin. May mga kakailanganin po tayo, but bago yan, gusto kong sabihin sa inyo na mag-try tayo ng remedyo or kaparaanan na makontakt pa natin. Una ay lumapit tayo sa kanyang magulang at magtanong-tanong tayo. And pangalawa, meron ngang social media, hanapin natin doon. And pangalawa, hanap tayo ng mga kaibigan, magtanong tayo kung may nakakaalam ng kanyang numero dahil nga na-block tayo or ng ibang numero na hindi na natin makontak. Malay mo, makatagpo tayo ng kaibigan na may alam and may alam sa kinaroroonan. Subalit, kung ang lahat ng ating itrinay na magkaroon ng posible na kalutasan pa bago gawin ang ritual na ito or gayuma ay negatibo ang kasagutan, wala na tayong kaparaanan kundi subukin natin ang ritual na ito or gayuma. So, meron tayong mga kakailanganin and ipapakita ko sa inyo. Bago simulan ang ritual na ito ay magsindi ng puting kandila at ilagay sa harapan. Habang ginagawa ang ritual na ito, ay nakasindi na po yan. Sa harapan lang ilalagay, puting kandila po kahit anong hugis ay pwede naman. Pangalawa ay meron po tayong dahon ng laurel. Ang mga ito na ating mga gagamitin ay makukuha po lamang sa loob ng bahay. And meron tayong papel, gumupit na po tayo ng ganito lang kaliit kasi pangalan lang naman ang isusulat natin dito. At meron tayong panulat ay pwede naman lapis. Kahit anong klase pong panulat ay pwede na. And kailangan meron kayong ganito. Kahit ano po, kahit garapa, basta't may takip. Kahit malaki-laki pa po dito, pwede naman po. Pero ganito kalaki ay mas okay kasi mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang mga ambag niyan or kagamitan, gamit niyan. And kailangan meron kayo nito, pwedeng plastic ito or pwede namang garapa na hindi naman gaanong kalakihan kasi nga mamaya makikita nyo at malalaman nyo kung paano ang paggagamitan yan. So, ang ritual na ito bago nyo gawin ay hihilingin ko sa inyo na kailangan nakahanda ang inyong sarili, buo ang inyong paniniwala dahil ito po ay gagawin natin ng totohanan at hindi ito gagawin na maglalaro-laro lamang tayo dahil napanood nyo sa akin or napanood nyo sa ibang nagre-ritual. Ito po ay hindi biro-biro. Ginagawa natin ito upang gabayan ang ating mga kahilingan na matupad at magkatotoo o tungo doon sa katuparan ng ating mga hiling na mabuo ang ating pamilya and maayos ang relasyon para naman hindi natin dadanasin ang ganito na naiwan tayo sa ere na umiiyak. Of course, andoon na yung hindi tayo nakakakain ng maayos, hindi nakakatulog ng maayos, and apektado na talaga ang lahat kung bakit naman ang ating mahal sa buhay ay bigla na lang naglaho. And magmuni-muni tayo, bakit ba ito nangyayari? Bakit ba ganito umabot sa ganito? Isipin din natin, baka tayo ay may mali din and hindi masama na tayo ay magpakumbaba.
ibaba natin ang pride natin para sa kagustuhan nyo na maayos. Ganun pa man, halimbawa nangyari nga yan, nag-disappear as in totally talagang hindi na yan makontak, and gagawin natin ang ganitong mga kaparaanan dahil sa ating pagmamahal at kagustuhan na rin na mabuo. Kaya kasi nga hindi na nga tayo nakakatulog ng maayos, di na rin tayo nakakakain, as in apektado na, as in kahit yung kalusugan mo ay naaapektuhan na. So umpisahan na natin ang ating ritual. Gawin po ito ng seryoso. Kung may galit sa sarili, ay isang tabi po muna natin yan. Gawin natin ito upang ang ating mahal sa buhay na iniwan tayo or hindi na natin yan makontak or lumayo or nag-disappear na nga, ay bumalik ng buo ang kanyang pagsisisi at luhaan na hihingi ng tawad sa atin. Ritual po ito at gayuma para yung ating mahal sa buhay ay bumalik na luhaan at humingi ng tawad sa atin at ipaliwanag at pag-usapan kung bakit nangyari yung ganoong sitwasyon. So una, ay dito sa laurel na to, ay ilalagay nyo lang ang initial ng pangalan, initial ng middle name, at ang kanyang apelyido. Puro po yan capital letter ang inyong ilalagay. And dito naman ay isusulat nyo yung buong pangalan, yung totoo po, ng lahat ay capital letter po. Ito ay gagawin nyo sa araw ng Martes at Biyernes. Kung ano ang mapili nyo dyan sa dalawa na yan, halimbawa, gawin nyo ito ng Martes o Biyernes sa loob po ng 7 araw. Martes o Biyernes sa loob ng 7 araw. Halimbawa, napili nyo yan ng Martes. Kasama na sa bilang. Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, so Lunes siya matatapos. Ganon din ang Biyernes. Kung napili nyo yung Biyernes, umpisahan nyo na Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes siya matatapos. And nasulat nyo na ang pangalan dito na kumpleto na. Ilagay nyo siya dito at dito ay ibubulong nyo. Lumapit kayo sa kandila at ibulong nyo ng 7 beses ang kanyang pangalan ng hindi pabilisan. Kailangan yung damang-daman nyo 7 beses hanggang sa masamid yung ating mahal sa buhay. 7 beses, pagkatapos ay isunod nyo kaagad ang lahat-lahat ng kahilingan nyo na bumalik ka or magparamdam ka, mag-usap tayo, pag-usapan natin. Anuman ang mga pagkakamali or diferensya nyo sa isa't isa, ay mag-usap at magkapatawaran. So, kailangan po yung parang kinakausap nyo na nasa harapan nyo lang. Lahat na po mas matagal, mas maganda. So, nakausap nyo na siya. Ito ay isasantabil nyo lang muna, pati ito, sa mataas na lugar. And ito ay kahit anong oras po ay pwede nyong gawin, basta't araw-araw sa loob ng 7 araw. Kung Martes na umpisahan, kasama na yun sa bilang hanggang matapos yung 7 araw. So the next day ay kukunin nyo na lang ito at sisindihan nyo uli ang kandila. And sa harapan ng kandila ay ibubulong nyo uli ng 7 beses and isunod nyo kaagad ang inyong mga kahilingan, yung tipong kinakausap nyo ng sa harapan lang. And natapos nyo na yung 7 araw. Pagdating ng pang 7 araw, ito ay sisindihan nyo, yung dalawa na to. Sindihan nyo po, pwedeng isa-isa lang. Pagkasindi po ay ilalagay nyo dito yung magiging abo dito. And ganun din po ito. Sa pang 7 araw nyo po ito gagawin, nasisindihan. At ang magiging abo po ay ilapagsamahin nyo at ito ay dito nyo ilalagay. And kapag nailagay nyo na dito ang kanyang abo, ay ilalagay nyo naman dito at itatago nyo muna ng 7 araw ito.
Pitong araw din sa pag-last na pagsunog nyo, doon nyo nasimulan ang bilang, pitong araw ang lilipas. Pagdating ng pitong araw ay ibulong nyo muna ang kanyang pangalan ng ganun din pitong beses at yung iyong kahilingan. At pagkabulong nyo ay pumunta kayo sa pintuan nyo. Hindi nyo isasaboy ha, kundi ilalagay nyo lang sa pintuan ng paganun lang. Hindi pa saboy ha, basta't paganyan ang pagkakalagay. Ibuhos nyo sa may pintuan. Pintuan nyo yung pinakamay na door nyo na palabas. So, I hope na masundan nyo. Kung baka nalito kayo, ay ulitin nyo po itong panoorin at pakinggan para makuha nyo po at masundan ng tama para yung ating mahal sa buhay ay isang araw na lang makikita natin nandoon sa pintuan natin nakatayo upang ayusin ang lahat ng mga pagkakamali at mag-ayos ang ating pamilyang muli. Upang tayo naman, hindi na tayo nakakakain, hindi nakakatulog ng maayos, ay maayos na din yan at magawa natin yung ating normal life kasi of course apektado yan. So ayan, maraming salamat po sa inyo and I hope na somehow ay makatulong sa inyong mga problema. And bago ako magpaalam, gusto kong sabihin sa inyo na mag-subscribe po kayo para updated kayo sa mga susunod kong ritual na ibabahagi sa inyo. And kung gusto nyong kumontak sa akin ay meron po akong FB account para sa aking mga taga-subaybay. Ngunit hinihiling ko po ang inyong patience kasi marami po kayo. Hindi po pwedeng pagsabayin-sabayin kasi paiba-iba ang mga problema. Minsan ay ako din ay nadadala sa inyong mga problema. Kaya patient lang po, lahat po kayo ay tutugunan ko. Maraming salamat po sa inyo, sa suporta nyo, and sa walang sawang suporta talaga. Thank you everyone. Mabuhay!